dire team pick. Vladar. Radiant team back. Crown Warlord. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 'What's up? And magandang tanghali sa inyo lahat mga kaibigan. Nagbabalik nga tayo para dito sa ating coverage ng Phoenix Bet Invitational Season 2. Pero wait lang, mawawala muna ako ng bahagya. Yan. Antayin nyo muna at syempre mga kaibigan, meron tayong bisita. Yan. May bisita tayong makakasama para sa tanghaling ito. Hulaan nyo. Pag nahulaan niyo yung height nito mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo. Ayan. Patingin muna daw kami, Yudge. Para ano. Okay. Sige. Alright. And... kabila pa lang. Ayan. Okay. Game. May bakas. Ayun! Opo, yung aling maliit nga po ang ating mga kasama. Yan. Sumibog muna si atin yung Casey. Okay lang yun. Pero yun nga guys, game number 2 ng Signal Ultra versus Kim Noyaman tonight. Ayos na ati Casey. Agandang segue nun. Pero tignan natin kung baka isa ba ang Kim Noyawa para sa ating game number 2. Since best of 2 lang to. Yep, dapat makabawi din talaga sila. Kailangan. But anyway, shoutouts muna sa lahat na nanonood natin. Nanonood sa atin dyan, 5'11", pangkat ko nga niyan. 5'11", akala ko nga 9'2 eh. Scooter, no? 9'2 sa paglaki. Ayun nga, oy, Junix yo lang mapagmahal. Sabi dito ni Boss Lance, ayan. Ang daming ang daming dito ni Boss Junix eh. Oo, ang daming, fanboy eh. Ang daming sumusuporta kay Junix. Okay, mga chong. So, yun. Let's see. Nagka-cast na pala si Chip. Eh, nag-11K na. Magka-cast na tayo. Nag-11K na eh. Pero yun congrats nga. Pala. Yeah, how do you feel? Ayun, ang sarap sa feeling. Ayan. Mga kaibigan, share nyo na ating live stream because this is the game number 2 for our series between Signal Ultra and Kimi no Yawa. Mm-hmm. And shoutouts kay Christian from Florida. Ingat ka dyan, boss, ah. Hello. Ingat! God bless! Pasensya ka na, ha? God bless. Ayan, and there we go. Signal Ultra taking that Slardar, which is kanina hawak ng Kimi no Yawa. Pero Earth Spirit and the Troll. Wala, malakas. Malakas yung lineup dito ngayon ng Kimi no Yawa. I like the pick of Kimi no Yawa. Yes. Kinuha nila sa Signal Ultra yung Enchantress and they have secured, secured a carry. Kasi binaban nga ng Signal Ultra lahat ng carry. So, sinecure nila yung troll na malakas sa laning phase. Yeah. So, I think Enchantress and Troll against Slardar. So, makakatapat talaga sila dyan against Slardar. Yeah. Pero Queen of Pain. Okay. Oo. So, this is, kita natin kung ano na yung plano dito ng Signal Ultra. Position 4, Mirana, Van with the Slardar, and Jamesy with Queen of Pain. Yan, syempre mga kaibigan. Pero, Kimi no Yawa banned out that. Yung LS kasi, sabihin natin makukuha yan ng Signal Ultra, sobrang ganda dahil magiging tatlo yung vessel niya. Diba? Magiging tatlo yung vessel niya nung kanyang, yung kanyang, tawag dito, yung my ultimate. Yan. And, Lina. Okay. So, ito yung burst na meron yung Kimi no Yawa. Talaga hindi sila nawawala ng burst, no? At saka, gusto nilang meron ganun lagi. Feeling ko, kanina kasi natalo yung Kimi no Yawa in terms of laning phase. Uh-oh. As we know, kanina, di ba? As we watch the game number 1, yung top medyo nahirapan, yung mid nahirapan din, and yung bottom lane, alam natin na nahirapan din against Morphling and Enchantress. So, kita natin yung Kimi no Yawa. They just wanted to punish
the laning phase. Lina against Queen of Pain, decent matchup yan if ever na mag ano to, mag-Queen of Pain mid to. Mm-hmm. And Earth Spirit, syempre, kayang-kayang dumalaw nan. Ang problema, may blink lang din kasi dito si James din talaga. Yeah. Pero yung tatlong hero dito ng Kimi niya, I like their pick. Feeling ko mataas yung potential kill nila din dito kay Van. Okay. Lina ni Junix, mga chong. Kaso Signal Ultra will be their post 5 here. Post 5 na lang yung kulang nila. Post 5 na lang talaga. All set na sila dito. And ito nga gusto kong i-point out yung Razor para dito sa Troll Warlord. Mm-hmm. Pansin ko naman dito sa Signal Ultra, ayaw talaga nilang na, yun nga, nakontrahan, ayaw talaga nilang papunish sila sa laning phase. Sobrang lalakas ng pinipick nila na hero para kay Abbat. Razor, minsan nagle-lash rock. Kung hindi man, malakas yung position 5 nila na hero din talaga. Yan. Pero syempre, gusto nyo ba ang aming mga suot ngayon? Ayan, kita nyo naman mga chong. Pwede na kayong mabol dyan sa ating LaFondableXC merch. Order na kayo sa ating The Armory page. Yuppie. And available pa yan, mga kaibigan. Naku. And magkakaroon tayo. Ng panibago. Guys! Nakita ko na yung mga merch. Solid pwede naman ba natin ipakita yun, Yuge? Yan. Okay. Ipapakita natin sa inyo yung panibagong teaser na mong ilalabas teaser, na merch. Teaser, please! Yan, maganda yun, mga kaibigan. Promise, ako mismo guys. Nagsasabi sa inyo. Maganda. So, na rin magkaroon. Gusto ko na rin agad mag-photoshoot so, agad. Boss Winslow, baka naman. Ay, pwede na pakita. Pwede na pakita. Ayan, guys. Ito yung panibago nating teaser. December. Four new designs are coming. Oh, you know. Forma? Forma? Ang ganda nung logo kasi. Oh, alam nyo na. Alam nyo na, mga tropa. Exeshot! Pangas. Oh, available na nga pala kami on Shopee. So, better check that out. Follow nyo na yun. And, of course, follow nyo na din yung The Armory page, mga kaibigan. Order na kayo doon. And let's go back to our game and the draft. Oh, so okay. Position 5 Slardar is real. I see. Pwede. I think this is position 5. Slardar. They wanted to go for a Queen of Pain offlane. Tingko yun yung maganda para sa side ng Signal Ultra. If ever na may adjustments na mangyayari or kung hindi man, DK offlane. Pwede. Wait. Teka lang. Ano to? Mirana post 5? No. This is Mirana post 4. Mirana post 4. Pinagpipilian lang niyan. Magpapalit siguro. Si DK. Midder off. Okay. Parang weird kung post 5 Mirana. Parang hindi ganun kaganda. Not unlike Slardar na level 6 lang, corrosive haste. Yeah, stun lang. Ah, so ang problema lang kasi, kailangan din ng dagger kasi ng support ng Slardar eh. Ayun din eh. Siguro yun lang. Magda-dagger lang sa. And then go na agad. Hindi, huwag na natin pera pa na ating mga utak. Signal Ultra na bahala dyan. Sige na. Ayan since na. Nasa kami ni Yawa din naman yung last pick, so pwede nilang paghandaan kung ano yung plano dito ng Signal Ultra. Yan. What is their last pick for this one? Yan, what is ba? Their offlane? What do you think? Underlord. Mahirapan sa Razor? Sobrang hirap mag-isip ko anong ano. Pwede nila Earth Spirit offlane to. Oh, pwede. Sobrang hirap mag-isip ko ano yung bagay na offlane. Kasi almost lahat ng offlane. Centaur. Mahihirapan sa Razor eh. Actually, Centaur. Ideal siya. Para kung sakaling nakastatic, putulin. Stampede pala yung putulin. Pero habang wala pa siyang... Habang wala pa siyang Stampede, may hirapan din talaga siya eh. Yun talaga. The Armory pa din, mga kaibigan. The Armory pa rin po tayo. Venom. Ay, sabi ko, mag-Venom na lang sila din dito sa game na to. They have no other choice but to pick the Venom. Alright. Kasi parang masisira yung lane nila dito kung adjust nila Earth Spirit into a position. Siyempre, ang bilis makawala sa static link nun, no? Pag rolling boulder ka nga. So, Van, will be position 3 na Queen of Pain. Ma-ideal to para sa isang Troll Warlord. And the position 5 na sila. I don't know. Nag-usap pa sila eh kung... I-re-risk nila yung post 5 Slardar. Post 5 Slardar nga. Parang hirap kasi nun, post 5 na Mirana. kailangan nyo talagang kumilos eh, no? Tsaka kailangan nyo talaga ng item.
Yes, yes, yes. So shoutout sa inyong lahat mga kaibigan. Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Nag-lunch na ba kayo? Kung hindi pa, make sure to order on Wendy's. Mm. Call their hotline 8533-3333. Available din po yan sa Grab and Foodpanda as well. Nako, entikman nyo na yung kanilang flavor of the week, steakhouse na burger, mga kaibigan. Mm-hmm. Pero guys, what do you think? The game number 2. Nahabawi po ba yung Kimi no Yawa or will Signal Ultra with this kind of pick position 5 na Slardar e makakaulit sila ng panalo? Papakitaan daw nila Slardar post 5 si March. Okay. Longin na lang taya si March pag nakakita tayo ng Slardar na support, no? Taya ba si Kawawi March? Naman. Ano natin si March. Okay na siya doon. Masaya na siya ngayon. Masaya na siya sa feeling ng iba. Ay! Mali! Sakit yun! Trash talk yun na ito. Uy, tarap. Pero syempre, mga kaibigan, manood na lang tayo ng isang kalidad na Dota dito, syempre, sa PNXBet Invitational Season 2. Brought to you by Kuya Rick. And syempre, PNXBet user code LuponWXC. Ayan, yan, mga kaibigan. Bet na kayo. Be sure to bet responsibly. Okay? Parang ang daming friend, lalo ni, ano, no, ni Junix. Lagi siyang ino-okry. Wala siya ng sa Pacific. Bakit nga hindi nag- Ba't hindi nag-flash ng Tingnan natin, pero pakilala muna ang mga nyo, tropa. Ha? Huwag nyo lang siraan. Ayan, pakilala muna natin. For the side of Signal Ultra, Abbott on Razor, Eris for Mirana, Grimms for Slardar, Jamesy on Dragonite, and Van for Queen of Pain. Yeah, for the side of Kimi no Yama naman, we have Young on Enchantress, Junix on Lina, Young Moriarty on Troll, Matthew on Earth Spirit, and Picky Peek on Venomancer. Yeah, okay, okay. So, but what do you think about the pick, JB? Kagana ba yung Earth Spirit dito? Kasi si Matthew talaga dapat yung mag-step up din dito eh. He knows na meron Observer Wards. Yes. Ito ba? Ito pa yung gusto kong ano, gusto kong i-point out. Yung Kimi no Yawa, mas madaling i-pull off yung draft nila. Much basic. But really scared about the Razor pick here for Troll Warlord. Ayan. Yun nga eh. Kasi wala namang ibang ni static link si Abbott dito kung hindi si Troll. And ang hirap mag-pop ng trans. Ang hirap timingan ng trans every time na may Razor. Kasi syempre, pabor yun para sa isang Razor eh. Lalapit pag nag-trans, lalapit lang, mag-static link ka lang, and walang magagawa si Troll Warlord doon. Truly. Though, tatagal siyang mamatay. Oo, yun yung fact na yun. Pero the fact nga na wala ka ng damage, so medyo magiging useless lang. Okay, yeah. Mirana taking out that mid lane na creep agad-agad yung range. Okay. So that's just the plan para ma-secure lang talaga yung range. Sa bagay kasi Lina to eh. Mhm. Diba? So medyo mahihirapan nga ang isang DK umabante, take out that one. And as you can see, nahihirap talaga katapat ng Lina. Mm-hmm. Pero hindi, pinili dito ng ano, pinili ng Signal Ultra and DK. Yeah. Diba? They chose that one. Pero Young. Aha, siya namang kumamit ng Enchantress. Yeah, yun. kinuha nila to kay, tingin ko kinuha lang talaga nila to sa Signal Ultra. Mm. Sobrang ganda ng laning phase talaga ng, or sobrang ganda mag-babysit din talaga ng Enchantress eh. May impetus, ang bilis ng movement speed. Hindi niya na-block. Oh, hindi niya na-block. Ang bilis ng movement speed and then yung enchant niya, yung slow niya, and then pwede pa siya kumuha ng friend. Ng friend. Friend in me. Pero uy, you got Young. A friend in me. Wala siyang bash. Wala pang bash. Level 1 pa lang. Uy, yung stick. Grabe nun. Yung spray ah. Yung spray yun sa ako. Pero wala, supports, nagpapakitang gilas, nagbabakbakan lang sila dyan. Ganun talaga makikita natin dito. Pero ayan, isang magandang tangali sa inyo lahat. We now have 800 viewers, guys. Ooh, pa-share keep on sharing the stream, guys. Game number 2 na po ito. And up next, yung match natin is between Vice Esports and Genshin Sad Boys. Yan. The former Smart Omega. Ah, okay. Former Smart Omega, pero Young Moriarty. Mga kaibigan, inaharas. So, okay, maganda nga yung post 5 na ano, no? Post 5 na Slardar, in a way. Kaso, mahihirapan siyang manakbo. The harassment, the damage is too much for him to handle on the top lane. Hindi ko alam kung magiging effective yung Slardar dito sa taas.
Si Enchantress kasi ito eh, gagapang at gagapang lang talaga yan si, ano eh, si Slaughter eh. Hmm. Sabagay, mas mahirap naman dito sa bot. Kung katapat niya eh, isang Venomancer. Walang paglalagyan si Grimms din talaga din dito. Mm-hmm. So, kailangan niya talagang indahin muna yung laning phase, I guess. Get some XP's for himself. To at least, siyempre, paaga makatulong. And hindi naman kailangan kasi ni Razor ng kasama. Siguro, sisecure lang yung levels niya and then after that, iiwan na siya ni Mirana din dito. Oh, iiwan. So, tinisip ko kung anong gagawin ng isang Slaughter dito sa game na to. Kung paano siya magkakaroon ng impact. Okay. Sabagay. Siguro, wait for the level 6? Para lang may pang-stun sa troll if ever naka-BKB. Ewan ko. Siguro yung sa bash niya, ewan ko yun. Kung yun na lang din yung pwede nilang panghawakan. Sida, hindi talaga makakalapit si Grimms dito. Kahit si... Kahit si Enchantress alone, kaya niyang patayin si Slaughter. Yep. Siguro, ito yung sacrificial hero for Signal Ultra. Kasi, imagine. Imagine siya yung position 3 dyan. Lalong hindi nakalapit. Diba? Uh-huh. And kung Queen of Pain naman, may blink yan. Makapag-out lang. O, taga natin. Tagal. Nag-TP kasi si... Sino nag-TP? Si Mirana ata. Ah, nag-TP si Mirana. Cooldown, oh. Tagal eh. Tagal ah. Buti na lang wala nang pang stanini dito yung Kimi no Yawa. But the first blood was taken there by KNY. Rolling Boulder did not connect. Okay, so sige. Kukuha na lang ako ng damage for a bit here and use it for my farming later on. Maganda pa napat to Venomancer sa ano sa Razor. Sa Razor. Kasi once na mag-static link ka, gagawin lang nun. Mag-slow ka lang, di ba? Mag-slow lang and... Again, Grimms. Oh, ito yung... Ano niya? Ito yung plano niya. Mag-stack lang din. Level 1 pa lang din si Grimms sa ngayon ah. Oo nga no. 4 minutes into the game. It's just level 1. This is not good. This is not good for Grimms. Tapos, ito pang stack na bosset pa nga ni Yang. Kinuha niya. Okay pa. Pwede pa itong mga kaibigan. Relax saka lang nahirapan tayo. Din siya. Hindi na nagiging dominante yung Razor dito sa bottom lane because of Venomancer. Yeah. Talagang ano, nabubugaw. So I think all is well for Kimi no Yawa sa ngayon sa laning phase. Not like the game number one na talagang namama sila sa laning phase. This time around, maganda yung laning phase nila. Yup eh. It all comes down to execution. Given nga na tawag dito, palag-palag pa rin naman yung Kimi no Yawa kung sakali man. Tingin ko meron talaga silang fighting chance eh. Mm-hmm. Malaki yung winning chance na dito. Yep. 57. But I'm really worried about this peak. About Slaughter. Oh, good arrow. Oh, the arrow. Pero si Yang mamamatay. Out of position out eh. Out of position. Wanted to contest the bounties but nandun yung dalawang heroes eh. Ganda ng ginawa. Denied nila yung bounty. O, di mo kunin, deny mo na lang. True. Athlete, di ba? Athlete. Wala, nakuha yung kabila. Yun naman ang kagandahan doon. The third spirit really wanted that spirit vessel, which is a great item against the DK, against the Razor as well. Maganda yan. Happy ballers, pero grabe, ang tahimik ng laro din natin ngayon. 1-1 pa lang yung score natin dito, 5 minutes into the game. Earth Spirit, hindi rin kasi, ang hirap kasi ng sitwasyon ng Earth Spirit dito. You want to rotate around the map, pero ang hero ng kalaban nyo, Razor, and then DK, diba? So, ang hirap, saan ka lulugar? So, I think they're just farming some levels, getting some levels, pero uy. Good guy, under the top. Gano'n pata si Van. Van? Wala? May blink na ba siya? 4 seconds. Oh, Matt. Yung pa yung delikado. Oh, no. May bot ito. Could be a kill now. This could be a kill. Double this is a kill. Ganda, no? Anong minax out ni, ano, ni Van? First kill? Yeah. First kill talaga. Ang hirap para sa troll niyan. Sa totoo lang. Sa mga ganyang klaseng hero. Na naka-maxed out yung poison dito. Naka-level 3 yung poison dito. Ako po. Uy, meron tayong 957 viewers. Baka naman, ma-share nyo yung livestream, mga kaibigan, ha? Maraming salamat sa mga nanonood at nakatambay dito nga sa ating PNX Bet Invitationals. Yep. Yeah, season 2 na po. Thank season. You so much, guys. 1-0 in favor of Signal Ultra. Yan. Abangan nyo na, mga kaibigan. Pagtapos nito, maganda din yung laban eh. Yep. By C-Sports, tsaka yung ano, Genshin Sad. Ngayon ko lang ulit makikita maglaro yung Vice. Nakita ko na before sa itong tournament. Pero dito sa coverage natin ngayon lang, pero Veno, delikado. He's dead. Wala, si Abad. Masayang magtitipi pa uwi. Makakuha ka na ng damage, nakakuha ka na ng kill. That's a core. On top of that, yung top nyo,
bumabalik na yung dominance nila. Oo. Ito na yung time for Grimms. Sige, ako yung naging ally early. Wala talaga ako naging ambag early. Siguro yung pag-harass niya kay Enchantress, pero ang taas na level ng Queen of Pain eh. True. Teka lang, Jamesy. Wala ito eh. Wala, pinipilit ni Matthew, pero it's just not right. Yeah. Parang ang hirap talaga kung di kayong rotatean mo. Sobrang taas din ng level ng sitting at level 7. Siyempre. Anong item ni, nag-bracer ba yan? Oh, nag-bracer pa. Nag-bracer nga mga chong. Buti nga hindi siya nag-double bracer. Kung hindi, sige na. Hindi ka nakasali. Bahala ka dyan mag-farm. Iwan talaga. Pero anyways, mga kaibigan, 3K gold dealt by Signal Ultra, which is akala natin talaga makukuha to ngayon ng Kimi no Yao, but Jamesy might deny it. This illusion. Oh, he was able to get that one to use as a dodge for the Light Strike Array as well. Stun for Matthew. Pwedeng mag-go kung tutusin. Pero may rolling boulder. Pwede, di naman. There's the silence, but Queen of Pain's ultimate connecting for Matthew. Young might fall. The dragon's form is here. There's gonna be Van taken out of the game. Kaso nga lang, 3-for-1 trade ang magiging ganap. Junix, ayun na, patay. Double kill for Jamesy. Ganda nun. Sobrang ganda nun for the side of Signal Ultra. Yeah, shoutout po, di po masyadong marunong mag-dota, pero dahil dito medyo natutuwa ako. Thank you so much, Irvin, sa pag-appreciate sa mga coverage natin dito sa Kuya Nick. Pero that was a good team fight for Signal Ultra. Yes. Nagamit nila at last yung slaughter ng maayos. Si James C, I don't know, decision making? Okay, TP away. And there he goes, saving himself. Lagi natitipihan. Natitipihan sa akong. Yung Kimi no Yao. Ano, kanina pa yan yung game number one. Puro yep. TP lang yung ginagawa din nila dito. Although wala rin na sa dalagang ibibitaw. Yeah. Yung Kimi no Yao din dito. But again, as we're talking about dun sa last team fight. Yes. Siguro yung decision making ng Lina na i-deny. Mm-hmm. Yung illusion, yun pa yung medyo nang napayari sa kanila. Yeah. Nga. Hindi din niya siguro ina-expect na madadampak. Either way, andun din kasi yung Queen of Pain eh. Oo. Mapapasama pa din sila doon. But Matthew will be spotted. Light Strike Array connecting for this two. But the crush here. Napag-blink. But Queen of Pain blinking away, saving himself. Meron pa naman siya tatlong bote dito ngayon. Actually, dalawa na lang. Grimms will just TP away once again. Another TP out. JB. Maganda na ginagawa nila. Nakakagigil yun na, JB. Panang gigil, patingin. Nakakagigil. Ayun nga. Well, totoo. Nakakagigil. Nakakagigil talaga. Na mapapatay mo na yung isang hero and then matitipihan ka lang sa akong. Ay, kinuha niya na lang. Oh, no. That's really bad. Uy! Hindi pinansin. Hindi napansin. Snub yung ward. Ares. Masastan. Pwedeng mapatay. Siya pa nakakuha ng courier. Kulit mo, Ares. Ang kulit ni Ares na talaga yan. Si Ares din kasi. Comfort pick niya yun eh, hero na yun. Pero, but, sisimula na rin siya dito mag-rotate. Killing Enchantress. Enchantress pa, nakuha dito. Kasama pa yung courier niya. Together with this courier, with his pets. Sama muna kayo. Ayan. Ako po, ano kaya ito mga kaibigan? Kung sa stream mo ito nag-umura. Hey, kasi ko ako yung side ng Kimi, nasa Kimi no Yao. Ilang beses na, game number one pa lang, tinitipihan ka na sa mukha. Nakagigil yun. Crazy lang. Ayan nga mga kaibigan, Kimi no Yao naman dito. They are a bit trying their best para syempre makabawi dito sa game. Dapat sila yung lumalamang ngayon eh. I mean, Kimi no Yao, yung laning nila is still decent, but it's not explosive. Yan. Kumbaga hindi sila lumalamang. Okay. Okay yung laning phase nila, pero hindi sila lumalamang. Which parang favorite, ano lang. Which favorite Signal Ultra? Mm-hmm. Which favorite Signal Ultra? Kasi maganda yung mga galaw nila din dito. Early on, pinapunish nila dito lahat ng lane. Si Van dito hindi na nag-farm once he got the level 6. And this is Troll Warlord. Oh no. Laho. The carry of Kimi no Yao fall down. So hindi maganda to for the side of Kimi no Yao. Laho talaga yun. Medyo delikado ah. Pero mga kaibigan, quick shoutouts to everyone and share na ating live stream. Kimi no gigil. Kimi no gigil nga. Tama ka dyan. Kimi no gigil ang nangyari. Mm-hmm. And anyways guys, register na nga pala kayo sa ating PNX Bet.
register under code, yep, under our code. PONWXC. Yan. Oh. And meron po diyang sports, yun, or esports. Yan. Yung pinapanood natin ngayon, meron din siyang sports, mga NBA and a lot more, and online casino as well. But at the end of the day, bet responsibly. Yun, siyempre mga kaibigan. And kanina may nakita ko nagtatanong, bakit wala sa PhoenixBet yung game kahit nila sa kanila yung liga? Ito ah. Sponsor po natin yung PhoenixBet. But wala po doon yung liga natin, wala yung games doon. Siyempre, to avoid yung issue. Siyempre, yun na lang din. And yun, isang magandang tanghali sa inyong lahat. Iwas tayo sa conflict. Iwas problema lang, mga best. Truly. So, itong ang laban natin ito is the game number 2. Para sa mga hindi nakakita kanina, Signal Ultra was able to take that game. And right now, 10-2 yung score natin dito. 7K golded in favor of Signal Ultra. Once again, laning phase, I don't know. I think there's a Piros. Talaga, ang galing mag-pick ni Aries. Series pa yung ano dito. Right, series. Ang ganda nung ano eh. Ang ganda nung ginagawa niya. Razor. Ay, ayoko yan eh. Honestly, pag may Razor na ako nakikita, expect mo na early talaga, medyo mahihirapan kayo eh. Struggle, no? Yung struggle is real talaga pag may Razor. Ayan, magandang tanghali mga tropa ha. Kumusta kayong lahat? And share nyo natin live stream. Yes. So, yun nga. Venomancer going for that Halberd, which is a great item against that Razor. Yes, we need the Halberd. But for Abbott, anong bubuy ni Abbott dito? Can I see? Halberd. And BKB. I see. Pero lalaban sila sa mga ibaba. My Sonic Wave, mga kaibigan. Ultimate got popped. Itong si Grimms, madadali na lang ata. Sasaloy niya yung galit. There's gonna be the crush. They'll be stunned for a while. But Van will just escape. I mean, it's fine. Okay. That's just a post 5. For Signal Ultra once again. Kasi napop yung ultimate ni Venomancer just to kill a Slardar position 5. Ang ginagawa kasi ni ano ni Van bago siya sumugod, mag-iipon muna siya ng bash. Nakita ko na yung ano plano ng position 5. And Jamesy with the dagger. And my da, sobrang yaman. Ang kati si Biwap, yung dragon na payaman pa. Grabe naman yun. Queen of Pain diving deep on the mid lane, taking down Enchantress as well. They might be able to take this mid lane. Sour. Sobrang yaman ni Jamesy, Midas, and then Dagger. Nakupo. 15 minutes into eto the pa. Game. Piggy pick. Nakupo, wrong pick yun, idol. Wrong pick yun. Headshot ka sa ulo. Headshot sa ulo talaga. Wrong pick, mga kaibigan. Pero... Di rin kasi parang yung Venomancer, pinilit na lang din nila eh. Because they have no other choice but to pick the Venomancer in order to control Razor. Pero hindi mo kasi talaga mapipigilan rumatate ang Razor. Oh, sa laning phase, napigilan mo siya, patayin ka ng maraming beses. Pero... still, at the end of the day, yung team fight dito ng Signal Ultra. Taas pa din. Taas pa din. Bukang kailangan dito ng Kimi no Yawa ng Enerbon Active. Enerbon Active, guys. Meron po yung minerals, ginseng, and royal jelly. Grabe naman yun. And it helps boost your immunity, lalo na sa gitna ng pandemya. So guys, try it now and feel the difference. And don't forget the hashtag, Active Lifestyle and Comeback Active. Yan, kailangan nila mag-enerbon active dito para makakambak active sila sa game 2, mga baby. Sabi ko dati, comeback stronger. Sa iba pala yun. Hindi. Tama yun. Pero, parang pinagalo mo yung sa Predator. Kaya nga eh. Stronger together. Tayo. Okay lang yung shoutout sa Predator pa din. Shoutout sa ating sponsors. Pero, the Rose Boulder did not connect. But the BKB of Abbott is here. Oh no! This is a great damage. Given for Abbott, but yeah, that's gonna be Sonic Wave being dodged by the Yule Scepter of Junix. Pero, that's a costly play. That's a costly kill or casualty for the side of... I guess that's Lina. KNY, yes, that's Lina. Pero grabe yung gap ng ano din talaga. Grabe yung gap ng net worth. Hindi daw Piki Pik, wala ka po pupuntahan dyan. Paalam. Yan. Paalam, kaibigan. And, yung ano ah, yung debut. Uy, dito nung ano, James ng BKB ni Abbott, napakaganda. Pero teka lang, the Magnetize is out, but James sees HP. Pusko. Bago mamatay, may dinamay muna. Ano, dinamay muna. Ay, natak muna niya. Parang apat para sa isa yung naging trade, no? And 18 and 5 is our score here. This is
kanina 10k gold lead, nabasag ng nabasag na ng Signal Ultra yung barracks ng Kimi no Yawa. But this time wala pa po even the tier 2 eh hindi pa nababasag ng Signal Ultra, but still 13k gold lead na kagad. So kita natin yung difference talaga na sobrang na-outfarm dito lahat ng core ng Kimi no Yawa sa ngayon. Tsaka ano eh, Razor, hindi pa siya napapatay. Isang beses lang napatay si Queen of Pain tsaka si DK. Ang laking factor nun. Mm-hmm. Diba? Kasi na nag-commit dito yung KNY. Pero teka lang, ito na naman. Gugulong na naman sila. But the BKB of Abbott once again. Napakahirap ma-deal with nito mga Chong. There's gonna be Lina falling down. Double kill for Abbott. He's not yet done. He will find Matthew as well. Could be a triple kill. And yes, there he goes. He's getting the triple kill. No. And gusto ko sanang sagutin yung si Abbott, magpapatoy na dapat magaling din yung mukha. Parang hindi ganun yun guys eh. Nakapag-trans, pero wala lang yun eh. Ika-kite lang nila yan. Ika-kite. Ayun na nga, he got kited so bad. Napasama pa nga yung position dito ni Piggy Pig. Double damage. Ayun, dali. Ano yan natin? That's just not right, Ray. Yeah. Hindi naman ibig sabihin ganun. Oo. Civil War is different from this kind of tournament. Oh, Civil War is Civil War, Roma. Okay. And this is tournament na naglalaro ka talaga as a team. As a team, oo. At saka sobrang tagal na nila magkasama. So super komportable na niyabat sa mga kasama niya. Yun lang yung masasabi ko. Yan. Synergy. Synergy wise. And tama ka dyan, Jang. Itulog mo na muna yan. That's just not right. Pag ganun yung mindset natin, yes, guys. Okay. Tama. Relax lang. Ay, yun na nga. Nag-GG na. Kasi, gaya na sabi natin, hindi naman to Civil War para mag-pick GG din. But that's a quick game. Hindi, dino na. Parang, okay, Troll Warlord against Razor and nag-dominate yung Razor early. Yun na yun. Alam natin na wala na yung chance. Mm. Doon pa lang sa nag-pop si Troll Warlord na nakite siya, alam niya na yung kalalagyan niya hanggang tumagal yung game eh. Kasi kahit sobrang, let's see, may 3 items ka or kahit 2 items man lang for Troll Warlord. Parang statically ka lang pag nag-transit. So, talagang na-checkmate sila ng heroes dito ng Signal Ultra. And props for Kimi no Yawa. This is just the group stages for the main event. Best of 2 pa lang naman yung series natin. Oh. So, Signal Ultra, congratulations for taking this with a 2-0. And yun nga, mga kaibigan, maraming salamat. Pero bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang mga sponsors. Predator, Steel Series, Enervon Active with Multivitamins, Ginseng, and Royal Jelly. Yeah. And syempre, saan pa ba? Phoenix Bet. Yes! Di ba, gamitin nyo natin code na Lupon WXC. So, ayan guys, magbabalik po kami for another series which is gonna be Vice Esports versus Genshin Sad Boys or the former Smart Omega. Sila, ano yan, sila Benhur. And so, again, you are watching Phoenix Bet Invitationals. This has been your shotcaster for the series. This is Casey. Together with JB, maraming salamat. Paalam.